araw ay pumunta ako sa LTO Antipolo para mag-change classification ng aking driver's license from non-pro to pro. Share ko na din sa inyo kung anong mga qualifications, process, requirements at magkano ang aking nagastos. Pisahan ko muna sa qualifications ni LTO. Pwede niyong i-pause para sa inyong reference. Dito nagbayad na ako ng 500 pesos para sa medical. Pwede din naman kayo magpa-medical agad bago kayo pumunta basta affiliated siya ni LTO. Make sure na ready na yung mga requirements nyo. Dapat ready na yung non-pro license na card, any proof of TIN number, at ang inyong medical. After ko magpa-medical, kumuha na ako ng queue number. At dito, naka-ready na yung application form ko. Ang ginawa ko, nag-download na ako at nag-fill up na ako sa bahay para hindi na sayang yung oras ko sa pila. Kung wala naman kayong dalang sariling form, okay lang yan kasi may available naman na form ang LTO. After ko mapasa yung form at requirements, nagantay ako sa designated window para tawagin yung pangalan ko para magbayad ng application fee sa halagang 100 pesos. Then after payment, diretso na ako sa room examination. Tips lang guys, make sure na bago kayo pumunta sa LTO, dapat maglaan kayo ng oras sa pagre-review. Kasi pag hindi nyo na ipasa, ipapabalikin kayo sa ibang araw para mag-retake. Kaya dapat handa kayo sa exam para hindi rin sayang yung oras. At eto, hindi na nga pala ako nag-drive test guys, kasi change classifications lang yung ginawa ko. At hindi na ako nag-add ng restriction code. After kong maipasa yung exam, diretso na ako sa cashier para sa profiling at releasing ng lisensya ko. Nagbayad din ako ng 100 pesos para sa change classification fee at 225 pesos para sa replacement fee. At sa wakas, after 3 hours ng process, na-release na ang professional driver's license ko. Pero yun nga lang, wala pa silang available na card, kaya papel muna as temporary. Pero okay lang, ang importante naging successful yung pakay ko. Alright, salamat sa panonood guys. See you sa next video. Bye-bye!